What's up mga katimpuyat? I'm Mami CJ at welcome back sa aming channel. If you are new here, our channel is about parenting, motherhood, and family. This video is about sa aking birthday vlog. Birthday ko. Ngayon ko lang tatapusin yung vlog. This vlog ay about sa celebration ng actual birthday ko, which is nga nung September 26 at I'm 28 years old na! Pagpasok pa lang ng taon, this 2020, marami nang hindi magandang nangyari. At hanggang ngayon is pinipilit pa rin maging matatag at magpatuloy lang sa buhay. Pero kahit ganun pa man na maraming mga hindi magandang nangyari, madami pa din akong dapat ipasalamat kay Lord dahil sa aking mga blessings. Kasi kahit ganyan nga, pandemic, I am very thankful na I can provide for my family. I still have work and healthy kami dito lahat sa bahay. Yan yung mga pinaka thankful ko netong birthday ko. And I am very thankful dahil nakaabot ako ng 28 years old and I have a little boy na and a loving husband. And kung ano man meron ako ngayon, I am proud na pinaghirapan ko talaga. Gusto ko muna i-share ang aking mga natutunan for the past 28 years. I realized that life is a constant learning curve. Learn to be stubborn, firm, and brave. Lalong-lalo na sa mga dreams ko. Marami akong dreams, guys, eh. Pero ang isa na dyan is pagiging photographer. Alam ko, wala pa ako sa palingkingan ng mga pro dyan. I'm still learning and work in progress pa. But nandun ako, slowly but surely, gumagawa ng paraan. I'm also proud to myself na napagdaanan kong mga anxiety and depression, lalo-lalo na nung kakapanganak ko pa lang kay Lucas. I think I will do a different video about that. Kung ngayon, I am okay na. Yun nga, you have to be firm and brave and focus on your goals. Yes, darating yung time na mawawala ka dun sa path na tinatahak mo. Madedemotivate ka. Masyado natin kinukompare sarili natin sa ibang tao eh. Iba-iba tayo ng travel, iba-iba tayo ng path. Kesa nakatingin ka sa ibang tao, malulungkot ka lang, madedepress ka eh. So, kailangan nakafocus ka lang, hindi ka mape-pressure kung nakafocus ka lang sa goals mo. Yan ang natutunan ko kasi before I am comparing myself to other people na bakit ganyan? Sana meron din akong gano'n, mas mayaman sila, easiest sila and quickest yung path nila kesa sa atin dahil tayo is from the bottom talaga at yung ibang tao is ganito. But in the end, kung magtsatsaga ka lang, kaya-kaya mong puntahan yung mga goals mo as long as naka-focus ka lang. Kailangan you have to claim it eh. You will attract. Kaya nga, di ba? Law of attraction. You will attract yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Maraming magja-judge sa'yo. Maraming na tataas ang kilay sa'yo. Alam mo yun, bakit ginagawa na yun ganyan? Huwag ka makinig sa mga sasabi ng tao kasi tingin nila na baliw ka. Tingin nila, eh, ano ba yung ginagawa mo? So, mag-focus ka lang as long as na masaya ka at wala kang tinatapakan ng ibang tao. You also have to make a community, make friends, and connect with different types of people. Kasi kung nandun ka lang sa family and friends mo, yung network mo is maliit lang. And based on my own experience, hindi lahat ng friends and families will support you. You have to connect with other people yung hindi mo kilala. And you have same content. So, I also learned that getting rid of negative people is okay. And saying no is also okay. Tanggalin natin yung mga tao na nagtatanggal ng peace of mind natin. Mag-focus tayo sa mga tao na tumutulong talaga sa atin. And i-cherish natin yung mga tao na nandyan para sa atin. Lalong-lalo na yung mga nandyan ng mga nangailangan tayo ng tumutulong. Malalaman mo talaga kung sino yung mga friends mo sa oras na kailangan mo. Sa kailangan mo din na yung mga taong sinacherish mo is alagaan mo, pakita mo na mahalaga sila sa iyo. Say hello, alam naman natin na busy tayong lahat, may kanya-kanya tayong buhay. But you know, mas maganda nakakamustahin mo sila, hindi yung mga musta ka lang pag may kailangan ka, di ba? So, hi sa mga friends ko dyan. Kilala nyo na kung sino kayo. So, yun nga, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng iba't ibang tao.
natutunan ko na always stay humble and kind. Kahit sino kaharap mo, di natin alam, baka may pinagdadaanan sila. So, we need to understand each other na lang. Last is, you have to appreciate little things kasi na-realize ko, life is too short. Lahat ng meron ako, I am very thankful kahit na hindi kami mayaman. Sapat lang ko anong meron sa amin. I am very thankful dahil nga I am 28 years old. And I hope may na-share ako sa inyo. This vlog is about sa aking birthday. I celebrated it na as simple. Meron akong chika. Kaya ganyan yung title. September 25, 11 PM. Ginising ako ni Daddy para mag-dinner. And then kumain kami ng 11 PM. Tapos nung 12 na, ng madaling araw, yun nga, September 26 na, nag-message na sa akin yung best friend ko, si Ninang Bangs. Tapos mini-message na ako. Sabi niya sa akin, uy, birthday mo na, hinantay ko lang talaga ng nabatiin kayo, naantok na nga ako. So, hinantay niya, sweet, di ba? Tapos, syempre, ako, ina-expect ko si Daddy na batiin ako. Yan, nagigising na siya. Oh, hindi pa rin niya ako binabate. Di, 12 na, di ba? Ang dami na talagang nagme-message sa akin. Ako, nag-iintay lang talaga ako kay Daddy. Hindi talaga siya nagme-message. Busy siya mag-cellphone. Kala ko kasi, naantay niya mag-alas 12. Ganun kasi kami guys, na kapag may birthday or anniversary or kahit anong celebration, naantay namin ng 12. And then, yun nga, greetings. Ewan ko lang kung sa iba, pero ganun kami. Akala ko kasi, naantay niya yung birthday ko. Kasi nga, nag-birthday blast. Advance sa, sa office. Thank you kay Mama Jam na gumawa ng birthday blast ko sa office. Yung i-email lahat ng mga ka-office mates ko na, yun, birthday ko. Tapos may mga messages na, ang sweet nga eh. Thank you sa mga birthday message. Tapos, nung mga di ko na talaga natieste, may message ko sa messenger, sabi ko, happy birthday sa akin. Tapos, sabi niya, ala, birthday mo na pala. Nagigising si Daddy. Ayun na, nag-arte-arte na ako kasi syempre, nagtampo ang lola. Nagtampo na yung lola nyo kasi hindi ako binati ng happy dubs ko, naunaan pa siya ng maraming tao. So, watch you guys ang aking birthday vlog. I'm very happy and thankful. I am healthy. Healthy yung baby ko. Yun ang importante. Healthy yung family ko. Thank you so much, Lord. And nagpadala ng foods. Ang sweet ng mga nagpadala ng foods. Meron akong other vlog sa mga nagpadala sa akin ng food. Magmumukbang ako, guys. Road to 1K na ako, guys. Bilang small YouTuber, guys. Napakalaking achievement na yun for me. So, please support me. Nasa 870 subscribers na po ako. If you are still interested, just keep on watching! This is your... Good morning! Good morning, Pogi! Today is September 26, 2020 and today is my birthday! 28 years old na ako. Tanda ko na. Wala namang ganap today. Ayoko muna kasi maghanda this year. But... today is 9 months na si Lucas. Happy birthday, anak. 9 months na. 9 months na yung baby ko. 9 months na. 9 months na, baby. Walang ganap today. Abot ako ng 28 years old. And I have a very, very cute boy baby. 3 days ako walang work dahil 2 days sira ang computer ko. And kagabi naman, walang internet, so may maintenance daw. Nakagising lang namin ni Lucas. Ay, si Lucas kanina pa ata gising to eh. Happy birthday, Mommy! Happy birthday, Lucas! Happy birthday! 9 months na ang baby ko. Behave mo ah. So, may chika ako. Kasi sabi niya kasi hindi niya alam na alas 12. Yun pala, hindi niya naantay na mag-alas 12. Basta nakakatanggap. Abebe girl muna tayo ngayon. Nakalimuto ni Daddy birthday ni Mama. Buti pa si Lucas eh. Oh. Ito lang ang love niya eh. Oh. Yung gatas niya. Tulala din siya. Oh. Kasi gusto ko, ayokong i-celebrate yung birthday ko. Gusto kong i-celebrate. 9 months ni Lucas today. 9 months na yan. See you later. Kaya sabihin mo anak, bye! Chugug. So, nandito muna kami sa
terrace kasi nandun si daddy sa kwarto. So, dahil nga nagtatampo ako, layo-layo muna tayo. Bahala siya sa buhay niya. Pabebe girl. Dito muna tayo sa taas. Magre-relax muna kami ni Lucas. Nakalimutan mong birthday ko. Hindi ko nga nakalimutan. Nakalimutan mong birthday ko. Kukulit. Ba't yung makabin natin noong alas 12? Hindi ko napansin na alas 12 Kaya may dami mong kachat. Wala akong kachat. Nakalimutan mong birthday. Ano gift mo nga? Ang bastos mo. Parang taba ko dito. Alam ko na, ang gift mo sa akin ay alipin kita for today. Yay! Wala kang regalo, di ba? Yun na lang. Yay! Alipin ko si daddy for today. Pangyay ba ko, tusutusan mo naman ako siyempre, ng... Siyempre, alipin ka nga eh. Yung tipong ina nandiyan na sa tabi mo, ako pa kukuha. Alipin kita for today. Kasi nakalimutan mong birthday ko. Oo, nakalimutan? Nakalimutan mo lang alas 12 na. Hindi ko lang napansin alas 12. Alipin kita. Ano ba maganda ang utos mo? Mami! Happy birthday, Lucas! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Lucas! Say hi to the vlog, ma! Hi! Ito yung aking lunch na request ng tutorial. Kaya yung handa ko. Dito ni Mami. Happy birthday, Mami! Happy birthday! Katama ko, Margo! Happy birthday, Mami! Ah! So, ito yung handa ko. Ito, tsaka yan. Diba? Kain muna kami, guys. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to me. So, kakain muna kaming mga dukha. Crunchy. Sarap. Tapos na kami kumain. Pero ang baby ko, hindi pa. Ay, tapos na. Dali, laksan mo, volume. Laksan mo, anak! Happy birthday! Ganon. Happy birthday. Happy birthday. Alam mo, sasabi mo Dayan sa kinain mo. Ha? Ano sabi mo? Wala, ang sarap. Happy birthday, Lucas. Happy birthday, Lucas. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lucas! May umiiyak na mga birthday, Charmin! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Charmin! Love you! Oh, walang iyakan! So, taste test ng baked sushi. Okay, kapag kakain ka, pipicturan mo muna. Taste na natin. Ako oh, na kayo. Tikman natin. Papalim kumain ka dito. Baked sushi. Kung ano man. Parang weird, no? Ba't siya naging sushi? May cheese yan? May cheese siya. Masarap siya. Actually, masarap siya. Ah, okay. Nalalasan ko sa kanya yung... Wait, isa pa. May nalalasan akong crab meat. California Maki. Yeah, California Maki nga. Pero, natitikman ko nga yung crab meat sa kanya, guys. Mahilig ako sa crab meat. And, lasang-lasa yung crab meat dito. And yung cheese. At saka meron siyang parang pipino ata. Tara. Tikman natin to. Na may ganito. And, onting toyo. Kawawa naman yung anak ko. Ano? Ako naman. Pinapagaling na ko yun. Mmm!
Masarap siya na may ano, seaweed ka. Banyo na. Tipan mo. Ano lang ka? Si ate na sushi. Nakita ko na lang yung... Masarap. Hindi mo gusto? Ha? Ay, no. Tingnan niyo muna. Tingnan mo. Online. Sarap. Kaya merenda muna. Si Colleen naman ang magti-taste test. Si Diane ayaw-ayaw pero kaya ng kaya. Ako ba di masarap din? Yeah. Masarap. Oh, masarap pala eh. Okay na. Tapos na naman dito. Sino mga hihingi ng kanin ng ulam sa atin? Yeah. Ako din po. Kain din ako. Kain pa. Kain na tayo. Yo, so kain lang kami, guys. Wow, oh, naman yung anak ko. Bawal pa kasi sa sushi yan eh. Lucky lang siya. Kita na sa paksa mo. Wala pa rin siyang pati. Pag-ingira kami tayo. Hinaatos! Wala na sila, di Marco? Gagayain nga niya kayo eh. Pero hindi tayo nila yun. Ay, di ba? Wala na! Oh, dyan na si Ate Margo. Balik na tayo dito. Hi guys, so time check. It's 6:43 na. So si baby ay kakatulog lang. Ay kakababa lang namin. Then magdi-dinner na kami. Ang dinner namin ay adobong atay. May tumawag kay daddy. May nagpadala ng food. Then o, kunin niya yung food sa baba. Di namin alam kung sino nagpadala. So check natin. So sino ka man, thank you so much. I'm so happy. So, may nagpadala ng food. At yun naman, friend ko. Friend namin is si Mildred. Thank you so much. Yan na yung food. Ano yan? Pizza. Wow, pizza! Huwag na tayo mag-rice. Nai-rice na kami. Eh, diba, eh ayaw ni daddy ng food. May pizza kami! Diyan na po nagtatapos ang aking vlog. Thank you so much guys. If you are new to our channel, please subscribe, mag-like, and hit the notification bell para ma-notify kayo kung meron kaming bagong vlogs. Meron kaming FB page and Instagram, Mami CJ Magallanes, at meron din si Lucas, at Little Lucas Lamas. So, thank you so much. Happy birthday to me! Blah, blah, blah. Bye!